or gender bias, nakasama rin yan sa prinsipyo ng paggalang sa dangal ng bawat tao. Tatanda ko rin mo, may nag-request din sa akin na magbigay ng retreat, recollection seminar sa organization ng mga gay. GP. Oo, gay. Pero sabi, Father, please don't reject us. Bakit? Because we suffer from double discrimination. Double discrimination. Sabi nila, una, bayo me. Una, kadoon, pobre pa dyan me. Sabi nila, yung may discrimination naman sa mga bangkla, mga gay, pero mas doble pa discrimination sa mga may hirap na bakla. May discrimination yung lipunan sa bakla. Sa mga bakla, may discrimination pa sa mga may hirap na bakla. Kasi yung mga mayaman na bakla, mas marami silang pera kung paganda, pagdamit, gano'n. Tsaka pag-aral. Eh, yung iba na manicure, pan-sedicure lang, kayo talaga. So sabi, Father, ginakulatan niya sa pamilya. Dawaton lang niya kung mag-itrega na niya, even sa manicure, pedicure. So eventually, I said yes, 2 days kami ng recollection. Thank you! Masaya! Hindi ka na-convert, Father? Anyway, meron naman na organization of married priests. Tatlong araw sila sa Samos Island. I was their guest. So, ay mga married priests. Oh, so kung saan ako nabubunta. Sabi ni iba, Father, member ka ba ng Married Priest Association? Sabi ko, hindi pa. Wala pang madaling lumalabas. wala magkagusto, kaya nagburo. Anyway, meron ding discrimination against the priests. Yes, yes. Biro mo, pari ha, nag-aaral ng theology, yung iba, director ng social action. Tapos ngayon, kahit magbasa lang sa simbahan, hindi pinapayagan. Dahil, hindi sila kasal sa simbahan. Hindi pa na-laysize. Pero paano naman yun? Sayang naman, sana makahanap tayo ng paraan na ma-involve participation. Ha? Na ma-involve din sila. Na sumama ako sa sharing ng mga anak nila. Tsaka ng mga misis. Sabi ng mga anak na mas matatanda kaysa bata, Uy, huwag kayong naiya na yung daddy natin, pare. Kasi, buti nga, pinanindigan nila. Nakipag-asawa sila sa mga magi natin. Talagang nagmamahalan sila. Hindi ko tulad ng iba na masikreto lang. Pero yung mga ano nga eh, hindi mo na mamalayan, meron ka nang nagagawang diskriminasyon o kawalang paggalang sa mas maliliit, sa mas maitim, sa may punto magsalita, sa taga-probinsya, hindi mo na mamalayan. At ang unang-unang discrimination madalas nangyari sa babae at lalaki. O, kasi yan yung unang difference. Na kapag sa pamilya pala, meron ng distinction na mas mataas ang lalaki na sa babae. Pag-aaral na lang yung kuya mo, kasi ikaw naman eh, ano ba ba? Pagka mga ganyan, nagkakaroon na agad ng parang paglunok sa klema.
na sa lipunan, meron talagang hindi pagkakapantay-pantay. So, umpisang-umpisa pa lang. Kung, halimbawa, nalulok mo na yung pollution sa isip, na talaga namang hindi lang magkaiba ang lalaki at babae, pwede hindi sila magkapantay. Pagka dyan nagsimula, natatanggap na tuloy yung mahirap, mababa ang dangal, natatanggap tuloy natin na sa lipunan, meron talaga hindi kaya pagkakapantay-pantay sa mismong pagkatao. Kasi nga, sa simula pa lang, sa bata pa lang, naranasan nyo. Sipin mo, kailan mo unang naranasan na maliit ka? Maliit pa. Pero yung karanasan na maliit, na minamaliit ka, dahil maliit ka nga, physically, pamaliitin ka pa na susuruti ka ganyan. Tawa? Saan ka naman nagpunta? Ito na sa kapit, sasagot ka pa. Alam mo, yung pagka minamalito yun, nakakalimutan mo yung first principle ng human dignity. Sabi, eh anak ko yan eh. Anak ko, tao yan. Tao ka, tao rin siya. Yung anak mo, kapwa tao. O nga pala, no? Yung anak ko, eh kapwa tao ko. Oh, ano? Kala ko anak ko lang siya. Anak lang kita. Eh, pero hindi, kapwa tao rin. Eh, ikaw, gusto mo sinusurot ka ni father? Gusto mo sasurutin ka ni principal? Hindi. Bakit? Para lang tayo tao. Eh, ba't mo sinusurot yung bata na para lang kayo tao? Kapwa tao. Pagka nagsimula sa pagkabata ay hindi mo na kinakausap ng mati mo, minamaliit mo, binabastos mo, dyan nagsisimula. Alam mo, nakakatawa. Pero believe ako ha, sa iba. Well, merong problema. Sa sabi, teenager, dad, atin ako ng party. Ay, hindi pwede. Bakit? Basta! Hindi, walang dialogue. So, ibig sabihin, maliit ka. Okay, dad, ay, doon ba sa nanay mo magpaalam? Wala pa rin dialogue, di ba? Hindi niya maranasan na kinakausap siya ng mali mo. Pero bilib ako doon sa isang tatay. Oh, saan ka naman galing? Ito ano? Anak, delikado dyan. Kasi mag-usap tayo. Dito kasi nga. Babantay mo siya? O, di ba? So, yung bata maliit na karanas na pinapantayan siya, na ipinapantay siya. Sabi, anak, kalika, mag-usap tayo. Kalika rin na, homo po ka. Sige nga, bakit? Ano nga? Ah, karanasan niya na pinakausap niya ng papatan. Hindi yung palagi maliit naman siya physically, minamaliit pa, dinudugo, tinitiris. Pero bilib ako, kasi ako, hindi ako parent, naiintindi ako. Minsan talaga, nung gagaliiti ka, no? Pero, bilib ako na yung iba nakakaisip na wala. Halika nga dito mag-usap tayo. Upo ka dyan, ha? Ang galing, no? Okay, siya yung bababa. O, ada, ano ba nila? Bilib ako. Ay, hindi ko, kaya kung kaya ko yun, ako yung magulang. Pero, I have seen it done by some creative parents. They're creative parenting. And I've seen the effects. Kahit na sa mga seminaryo, seminarista, ang dami-dami problema sa tatay nila. Wow. So, isang challenge talaga sa simbahan, para natin palalakihin ang mga Filipino males, mga boys na. Ang mga nanay, pinapamper yung mga boys na. Hindi mo naman malayan, ha? Ito, dignity na naman. Ay, naku, yung anak ko, lalaki. Sus, napaka-pogi niya. Mga babae nag-ahabol siya. Pinagmamalaki mo yung anak mo lalaki, eh. Hindi mo naman malayan
ano na pala yung bang sa pagbi-build up mo sa kanyang character, eh dinidevelop yung machismo na mas ano yun, pwedeng paglaruan yung mga tapos sasabihin na, ay, shh, ingat ka, magbubuntis ka. Eh, ba't si kuya? Eh, lalaki yun, wala mo mawawala sa kanya. Yun, may ganung salita, ano? Yung mga ganung mga salita, hindi na mamalayan, miss mo ng parents. Diba? Hindi na mamalayan na itong character, actually, marami pang principles, diba? Sa solidarity, etc. Pero dito lang, magsimula lang tayo dito. Oh. Okay. So, wow. Ulit-ulitin lang natin. At saka pag, ano yun, eh, huwag natin kalilimutan yun. Madaling makalimutan ang halaga ng tao. Kasi ang daming label. Eh. Ah, pag may pinakilala sa tao, oh, no, good morning. Isip, ano to? Customer? Supplier? Mutante, parokyano, o pwedeng ligawa, pwedeng sponsor, pwedeng donor, pwedeng benefactor. Ganyan, no? Yung bang may label na agad eh. Yung iba naman, ito, pusher to. Diba? Ang dali-daling kalimutan, yung first principle, eh, kaya ngayon ang pinagdidiinan. It's very easy to forget that first principle. Because it's very easy to label people according to donor, benefactor, potential son-in-law. Ganon. Anyway. So, wala yan. Mga Muslim yan. Tignan mo, mapapansin mo. Pag merong Muslim na kidnapper, Muslim kidnappers. Right? Pero ang karamihan ng kidnapper, Katoliko. Meron ka bang nakita ng news na nahuli ng pulis mga Catholic kidnappers? Wala. Christian kidnappers? Wala. Or Catholic corrupt officials? Wala. Pero karamihan ng corrupt, Catholic mo. Karamihan ng kidnapper, Catholic mo. Kahit na sabihin mong karamihan ng kidnapper sa Mindanao ay Muslim, but hindi na kailangan sabihin. Pero ang dali-dali natin mag-label. So, at dito nagsisimula ang napakaraming pangapi. Pag nilabel kita na magkagawa lang kita, ayun, pwede nang mas mababa. So, ayun. So, please, don't forget that we have a Catholic social teaching. And it's official. It is official. Okay? Now, siguro, yung sabi nga, let's share our proposals. Sana, makadevelop tayo ng proposals. Then you realize, ay, pagkakamali pala ako, pero sige na. Sometimes, it's just a bit yourself up and clear it off. Yes. Ngayon, yung iba siguro, right now, we are training some diocesan social action directors in sustainable development, etc. No? Baka makatulong ito, stop, start, sustain. Tatlo lang, simple lang. No? Stop, start, sustain. Halimbawa mo ng stop. Remove unnecessary, change the view that, challenge the habit of rolling plastic. Refrain from using gadgets. Refuse accepting donations from politicians. Review and sustainable practice of protest against. So we need some verbs. When you are into planning and you know, we need some useful verbs. Hindi lang basta stop, okay? Ano ba? Start. Ano ibig sabihin ng start? Tapos mo magagawa ko introduce the use of cardboard instead of plastic. Initiate a campaign for proper waste disposal.
dialogue with experts on, invite experts, admit mistakes. Start admitting mistakes. Importante yan. Open up space for, makita mo, may lugar pa pala doon. Eh, meron scientist dyan na nagkailangan nyo na experimentation. Okay, let's support the initiative of some of these scientists. Make use of unused tires, unused metals. Harness the energies from the sun, from water. Link up with, right? Ang sustain naman, yung mga nasimula na. Continue doing good. Support the initiative of this professor with some experiments. Enhance the idea of a place where children can play while the mothers or the parents are at sea. Train the next generation of increase the budget of catechetical or catechetical instructions. Affirm the word of this catechist na na gustong gumawa ng manual for social teachings to be incorporated in the catechesis program. Recognize the pioneering work of older lay people or something na akala aktivista lang. Yung pala talaga palang malapit sa mahirap. Celebrate small successes. Ito, don't forget. Celebrate because it is a way of sustaining modest victories. Oh, important yun. And then continue to pray. Pero don't forget to celebrate. Yung iba kasi, wala yan. Oh, hindi naman matatayan, hindi naman matutuloy yan. Sa umpisa lang yan. Mga ganun. Eh, nag-umpisa pa lang. Mega ka dyan. Naiingit lang yung iba. Oo. Oh. Alam mo, pagka hinihila mo pababa yung isang kasama mo, ibig sabihin, nasa ilalim ka. Oo nga. Sa ilalim ka. Sa ilalim ka talaga. Oo, pas umakit sa, umaangat siya, hinihila mo pababa, ibig sabihin, nasa ilalim ka. Insecure ka. Oo, di ba? So, whatever it is, let's do it. And then, ako, isang ano ko, let's compose, let's add some literature, let's compose prayers, gano'n, mag-wala na lang stop dito. And produce some songs. Ito, may mga songs dito. Gawa niya, Father. Oo, yan. So, pakicheck na lang, libre naman yan sa YouTube. Merong Albert Alao sa inyo, tapos makikita nyo naman dun eh. Merong Bayang Maydangal, Ejemplo, Meme na Mindanao, that's a lullaby for peace in Mindanao. Surprisingly, it's, I composed it in Visayan. Wow. Tagaubok mo. Tagaubok. Ambot na lang na milagro. Kamusta? Kamusta lang yun? Patayin mo ko. Perfect rhyming na lyrics or a lullaby for Mindanao. So, i-check out. We need to produce materials. By the way, for cultural analysis, we produce this good trip. This analysis, social analysis, lahat nangyayari sa loob ng jeep. Halimbawa, putol-putol, takes 7 minutes. Halimbawa, sa loob ng jeep, merong babae, dalagala niyang bata. Kung katabi niya, nagsisigarilyo. Mama, may bukay magsigaro. Bakit? Inauso ka nung itong baby ko. Eh, gusto ko eh. Ibawal mo nakalagay yung no smoking. Sabi niya, alam mo, yung mga batas, dekorasyon lang yung sinipuray. Tapos, discussion. Putol-putol. So, episodic lang. Sa Communication Foundation for Asia, marami pa. Please, make use of the technology, CD, MP3, Spotify, Asim, pag ganyan, no? Isa sa Laudato Si, gamitin natin yung pagtang Asim. Anyway, and then let's do it, and then let's analyze, let's evaluate, etc. And
dami na lang kaibigan nito. Compose prayers and make use of the prayers. Kaya ho yung iba, sinali ko sa Tagalog. Sobrang sa nila. Santa Teresa de Avila, John of the Cross, galing sa Espanyol, and una noche oscura, con anchas el amor es en tu vela. Oh, dichosa aventura, feliz en ser locada, estando ya mi casa sosegada. Abracadabra. But the point is, don't just teach the concepts, translate them into prayers, compose some songs. Uh-huh. If you're a lyricist like myself, and I don't compose music, I partner with the musician. Oh, you know. And then, let's, mura na rin yung camera. Oh, pwede na magamit yan. Makakagawa na tayo ng mga music video, MTVs. Puso na rin yan. Let's produce. Sige na. Yung some of you can write stories, fiction, come on. Dude, ito, maganda. O kaya yung nasulat na ng mga prayers ni Pope Francis, translate into Ilonggo, Cebuano, come on! Nakakarik, sina. Like this one, oh. This is beautiful, ano, a prayer for our earth. Can we read it aloud? All-powerful God, you are present in the whole universe. In the smallest of your creatures. You embrace with your tenderness all that exists. Pour out upon us the power of your love, that we may protect life and beauty. Fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, harming no one. O God of the poor, help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth, so precious in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect the world and not pray on it. That we may sow beauty, not pollution. Touch the hearts of those who look only for being at the expense of the poor. Teach us to discover the worth of each thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every creature as we journey towards your infinite light. We thank you for bringing us this day. Encourage us, we pray, in our sorrow for justice, love, and... Beauty, sorry. Bakit na, nag-discuss na yung pollution, yung beauty, yung poor, yung earth, in one prayer. Beautiful. So create in me a clean heart, O God, and put the moon in our spirit. Saan pinagkukuha yung picture na yun? Sa Google Earth. Google Images, no? Now, let me just, let me just finish this with a biblical reflection. Ano yun? Reflection on the pain of the friends. Alam niyo yung kwento ng friends of the paralytic, no? Opo. Okay. Jesus heals a paralytic. When Jesus returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. Then we were gathered together, so that there was no more room, even at the door. And he was preaching the word to them. And they came bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof and the body. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, said to the paralytic, son, your sins are forgiven. I say to you, rise, pick up your bed. And wow. Upon you? Usually, it's the faith of the sick person. Pero ito, Jesus healed the paralytic because of the faith of the friends of the paralytic. So, ang tanong po, what kind of faith did Jesus see in the paralytic's friends? I would propose four things. It is a faith that is not insensitive to the poor, more positively formulated. It is a faith that keeps you near to those who are far from the center. Okay, ulit na yun?
It is a faith that keeps you near. Paano ba nangyari? Merong paralitik. Nabalitaan niya si Jesse Jesus. Gusto niya makalapit. Eh, kaya naman maraming tao. So, nakahiga kami sa stretcher yung paralitik. Nandiyan dyan yung apat niyang kaibigan. Iwalyo. Sige na naman, o. Sabi nung, anong sagot ng kaibigan? Eh, nakita ko naman, o, puno-puno. Anong sagot ng paralitik? Sige na naman, o. Papabukas, wala niya. Sige. Ikaw kasi ang bagal-bagal mo. Paralitik. Alam mo, yung mga paralitik ko, gusto rin nila bumunta doon. Gusto rin nila makita si Jesus. It is a faith that keeps you in touch with the people so near that you hear the joys and griefs and the pains of the marginalized people. You hear them because you are close to them. You are not far from them. Ito yung pananampalatayang malapit sa mga malayo sa sentro. Hindi yung pananampalatayang inilalayo ka sa sentro. Sa malayo. Sa mga nasa gilid. It is a faith that takes you close and near to those who are marginalized by society. It is not that kind of faith that just keeps you at the center. Ano ba? Kung hindi sila malapit, hindi sana nila maintindihan, ma-relate yung technique ng paralitik. Sige na naman. So, ano parang karakteristik na? Sina-shortcut ko na lang ito. Ito yung pananampalataya na hindi basta-basta sumusuko sa problema. Sabi nila, eh, tigo mo naman, sige-sige. Eh, sabi ng paralitik ko, sige na naman, no? So, ginawa nung apat, kumingin sa paligid. O, yung bubong. Mahina ang pako. Bulok na. Oo nga, no? Pwede mutasan. Pero mataas. May hagdan. May lubi. Anong gabi natin? Bibig-bibig. So, anong ginawa nila? Tinalian. Tinalian yung researchers. Tapos meron ang pauna, kinuha yung hagdan, inakit yung bubong, pinutas, ganyan. Ganda mo. So, ibig sabihin, ito yung pananampalataya na meron data of experience. Diba? Tapos, meron pa silang analysis. What are the resources available? What are the needs? What are the resources? How can we connect the two? Naraling, ano? Pangatlo. So, ito yung pananampalataya. Pangalawa. So, pananampalataya hindi tatamad-tamad, hindi tatanga-tanga, hindi madaling sumuko. Di ba? Ito yung pananampalataya may abilidad, may diskarte, gumagawa ng paraan. Inilalapit ang nangangailangan sa panggagalingan ng kanilang pag-asa. It is a kind of faith that does not easily succumb to problems, but analyzes the situation to the point that the needy are linked to the sources of their hope. Ganda. Pangatlo, it is a faith that is not afraid to challenge structures. Ito yung pananampalataya ng bubutas. Ng bubong. Hindi sinisira yung